Base sa mga statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng mga congressman noong nakaraang taon, lumalabas na ang 51 party list representatives, mga milyonaryo raw. Tanong tuloy ng ilan, kabilang ng ilang kapwa nila kongresista, sila nga ba ang kinatawan ng mga marginalized at underrepresented na sektor ng lipunan? At dahil dito, inihay ng isang panukalang naglalayong amyendahan ang Party List System Act. At para pag-usapan yan, kasama po natin sa studio, sinabayan muna Party List Representative Teddy Casino, isa sa mga co-author ng Naturang Panukala, at Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Unahin na po natin, Congressman Teddy, no? Ito pong ipinaglalaban nyo, matagal na itong pinaglalaban nyo, implementasyon itong Party List System Act. Sa tingin nyo po ba naabuso na ito o ginagamit ng ilan na hindi naman talaga kumakatawan dun sa mga underrepresented o yung mga marginalized? Well, definitely. Ano? At nakita naman natin yan recently. Dumalabas na mga information na maraming mga party lists hindi naman talaga kumakatawan sa sinasabi nating marginalized underrepresented sectors. Marami sa kanila mga political dynasties ang nasa likod. Marami sa kanila malalaking negosyo ang nag-organize. And yung iba nga dyan, parang family corporation . Yung number one nominee, yung tatay, number two nominee, yung nanay, anak yung number three nominee. Mm-hmm. So itong mga bagay na ito, kaya importante na linisin talaga ng COMELEC itong party list system. But at the same time, nakikita namin kailangan din amyendahan yung batas para matiyak na hindi na maulit itong ganitong mga kaso. So with the present law tungkol dito, hindi talaga mo masasala ng ganon? Kung para maiwasan yung mga ganitong klase ng medyo paggamit yung sa party list system. Kasalukuyang batas kasi may mga provisions na subject for interpretation pa . And in fact, yung mga Supreme Court rulings ang mas naglilinaw talaga na dapat ang party list ang mga partidong lumalahok dyan talagang pinatunayan na sila ay mula sa mga marginalized underrepresented sectors or organizations or parties, at yung mga nominado mismo ay nanggagaling din dapat sa mga grupo at mga organisasyong yan. And it is also the Supreme Court that has really insisted on this. At ito yung gusto nating ma-institutionalize sa ating batas. At lumalabas po no, na 51 party list representatives, mga milyonaryo. So talagang malaking issue po ito. Malaking issue talaga yan. Kasi paanong magre-represent ng mga mahihirap nating kababayan, itong mga milyonaryo. Bagamat sa batas, hindi naman pinagbabawal ang mga milyonaryo. Pero kailangan mapatunayan na sila talaga ay nagmula sa sektor na kanilang kinakatawan, at usually ito ay mahihirap na sektor, o kaya sa mga organisasyon na tunay na nagdadala ng interest ng mga sektor na hindi yan. Pwede yung mga nakikisimpatya doon sa mga ganong klase ng sektor. Kasi madaling sabihin na nakikisimpatya . No? Eh, kaya nga doon sa panukalang batas namin, talagang may income level na sinasite natin na ang isang party list nominee dapat yung kanyang kinikita ay hindi lalampas doon sa base pay ng isang congressman. Okay, so mamaya tatanong natin yan kay Director Jimenez, no? Pero bago po natin na bago po tayo tumungo doon, sa inihayin niyo po kasing House Bill 4464, Genuine Party List Group and Nominee Act, nakalagay ang mga specific na katangian para di mapayagang makatakbo bilang party list yung mga ilang mga representatives na yun nga yung mga sinasabi niyo, iba mga political dynasties na pari niyo po bang isa-isahin yung ilan sa mga ito? Well, yung ilan na sa gusto natin ipasok dito, unang-una kapag kabataan, talagang dapat nanggagaling sa sektor. So, I think that's 26 years and below. Mm-hmm. No? Pangalawa, basta siya ay nagsilbi na bilang... Si ano po ba? Si Congressman Mong Palatino, 26 below? Well, noong siya ay nahalal, 26 below siya. Pero inabot na siya ng limit. Uh-huh. So, next elections, hindi na siya hindi qualified. Na siya pwede. Ngayon, pangalawa, basta naging incumbent, vice mayor, governor, congressman, senador, o presidente, o vice president, hindi na pwedeng mag-qualify as a party list nominee. Mm-hmm. No, yun yung specific gusto nating ilagay. Pangalawa, kung kamag-anak hanggang sa third degree, nitong mga opisyal na ito, hindi na rin dapat mag-qualify as party list nominee. Mm-hmm. Pang-apat, yung mga na-appoint sa ating mga ahensya, from bureau chief pataas hanggang secretary ng department, hindi na rin dapat magka-qualify as party list nominee. Bukod dyan, ang nais din natin ay yung mga nagserbisyo na bilang regional director ng PNP or battalion commander ng AFP pataas, hindi na rin pwede maging party list representative. Also, yung may income na mas mataas nga doon sa base pay ng isang karaniwang congressman,
Nasa 77,000 pesos per month. So kung mas malaki dyan ang income mo, monthly income mo, automatic dapat hindi ka na dapat ma-qualify. And then lastly, dapat magsasubmit sila ng kanilang SAL and documents para mapatunayan na hindi sila kasama dun sa mga disqualified. So ang layunin talaga nito, matiyak natin na yung mga party list representatives natin manggagaling talaga doon sa mga sektor at mga grupo na kumakatawa ng mga mahihirap, mga marginalized and underrepresented sectors ng ating bansa. Okay, malinaw yan. Director James Jimenez, paano niyo po ba sinasala in the first place itong mga party list groups? Kasi parang tuwing election na lang, parang ang daming nagsusulputang mga bagong mga party list. Right. And also, of course, their nominees. Well, first of all, yung pagsulput ng mga bagong party list organizations or nagpipresentang party list organizations, medyo hindi natin pipigilan yan. Ano? Kapag gusto nilang gumawa ng organisasyon at gusto nilang humingi ng accreditation, pwedeng-pwede. Ang question dyan, yung pagsala. Yung pagsala, ang ginagamit nating basihan, yung nakalagay din sa batas. Sabi ng batas, kailangan may track record na nagre-representa ng interest ng sector na yung gustong ikatawanin. At yung nominee, ganun din. No? Dapat bahagi siya ng sektor. Kaya nga ngayon, yung ating pagsasala, medyo madugo, no? Matagal. Halos araw-araw kami nag-hearing para dito. At in fact, nagko-conduct pa kami ng summary evidentiary hearings doon sa mga party list na accredited na. Bilang pagtanaw din doon sa katotohanan siguro na merong mga existing party list organizations na may accreditation na baka medyo nalihis na, no? Doon sa mismong kumbaga esensya nung ating party list law. Mm-hmm. And we want to correct that now. So, aminado rin po ang COMELEC na, kumbaga, in the past, hindi masyadong nasunod yung talagang, kumbaga, pagre-representa dun sa mga marginalized and the underrepresented. Well, sa tingin natin, malaking ano yan, ano, posibilidad yan. And kitang-kita mo naman talaga, in some cases, medyo magdududa ka talaga. Hmm. Urban poor ang nire-representa, pero medyo multimillionaire. No? Just on that point, I'd like to clarify lang na walang property requirement naman, walang financial requirement sa batas ngayon. So, ibig sabihin natin dito, kung millionaire ka o multimillionaire ka, really, you have to take it on sino ba ang nire-representa mo. Diba? Kung ang nire-representa mo ay tunay na marginalized at underrepresented, doon siguro medyo mangingimi tayong sabihin, okay lang yan. But definitely, lahat yan nire-review natin to make sure na walang makalusot for the next election. So definitely, this coming 2013 elections, is siguraduhin natin na talagang yung mga yes. mapipiling mga party list. Ay talagang nagre-representa ng marginalized. And speaking of choosing, kumbaga yung pagsasala nga dito sa mga party list na ito, kailan niyo po ba ilalabas, Director James, yung mga kwalipikado para tumakbo sa darating na election ng mga party list? Ini-expect natin yung buong listahan may ilalabas natin by the end of September. Mm-hmm. Kasi nga, araw-araw tayo nag-hearing, so pag-uusapan tayo ng mahaba-haba. Dagdag ko lang doon sa multimillionaires, ano? Yes. Alam mo, ang pwedeng maging papel na lang nila, sila na lang yung mag-fund. No? Maging contributor na lang sila sa mga party That's list. How they can help. Ano? Yes, they don't pero have to be hindi the na sila yung dapat maging kongresista. Uh-huh. Yung ipaubayan na nila yan sa talagang mahihirap o talagang marginalized sector. Alright. Maiba naman tayo, Director James, no? Kasi kanina nabanggit na rin sa pakikipag-usap natin kaya Senator Drilon, yung tungkol sa pagbili ng COMELEC ng lupa na nagkakahalaga ng 1 billion or 2 billion. Ang sinasabi po niya, diretso na tayo, wala po to sa... Kumbaga, hindi kayo humingi ng permiso sa Kongreso. Although it is your... although it is your savings, kapag hindi raw humingi ng permiso sa Kongreso, ay walang karapatan ang sino man para gamitin ito sa kahit anumang mga proyekto, right. Kahit maganda man yung proyektong yun. Right. So, well, na-raise yan doon sa hearing kahapon. No? At ang sinabi naman ng chairman namin, sasaliksikin natin kung meron nga ba tayong authority. At just at that particular moment, dahil hindi namin napaghandaan yung issue doon sa aming strategic plan, kasi ano ito, parang halos naging collateral issue ito dahil ang pinag-uusapan ng budget, tapos nabanggit yung aming strategic plan, kaya nabanggit yung building. So, wala kaming dalang dokumento noon. But we're studying it now. And among the things that we have to take into consideration, ang COMELEC ay isa sa mga fiscally autonomous agencies. No? We're constitutional. And so, merong kaming asosasyon, yung tinatawag nating CFAG. And normally, we act in coordination with that group. Mm-hmm. So, basically, we pretty much stick to the ano, kung ano yung normal doon sa grupo na yon. So, titingnan natin, ano?
kung paano natin sasagutin yung tanong na yan. But at this stage, remember, yun lang nga, kaya nga namin ginagawa ito dahil nga sa lahat ng constitutionally autonomous, fiscally autonomous agencies, kami lang ang walang building. No? So this is something that we've been working on for a long, long time, and really it's public knowledge. Nabanggit na sa maraming congressional hearings na ang COMELEC building ay isa sa mga matagal nang mithiin ng aming ahensya. And of course, malapit na eleksyon, no, kailangan talaga maging very smooth yung process. Right. But again, realistically speaking, we don't expect to finish this by the 2013 elections anyway. Kaya nga ito eh, parang ano ito eh, kumbaga merong, if you can imagine it this way, no, parang merong kaming building fund lang na kapag may savings doon namin ilalagay. But again, with the question that's been raised, eh, talaga dapat i-review natin yan. Alright. At nangako naman ang chairman na i-review natin. Okay, malinaw yan. Maraming salamat po, Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino, and of course, COMELEC spokesperson James Jimenez.